Yo, what's up, what's up, what's up? Victor in the house, pag Pinoy Kaastig. So, we will going back to my workplace, sa hospital. Dahil sa kamamatali kanina, magkakuha kasi ng pagkain, pumaba ako sa opisina. Tapos, tuloy-tuloy na, umuwi na ako. Eh, nakalimutan ko na lang mag-out. Ang problema kasi nito, inaayos lang ng sekretary namin yung walang in tsaka walang out. So yung may in ka ng umaga or hapon at nakalimutan mo, hindi niya ayusin yun. So gagawa ka na naman ng ano yun, missing swipe. So daming kaitingan pa. So balik lang tayo. Total ano lang naman, 3 to 4 minutes ang biyahe. So 1, 2, tatlong kanto lang naman. Lapit lang. Kain ko lang, busog na busog ako. Buhay OFW. Kaya nga pang sinasabing pag OFW ka, pag Pinoy ka, astig. So may mga kababayan tayong di, kumbaga, hindi pinalad na yung mga kumpanya eh, yung pinapabayaan na sila. Yan ang masakit dun eh. Tapos, sinasabi ng ating imbahada or OWA or POA whatsoever na nabibigyan lahat, pero ang katotohanan niyan wala naman, hindi naman lahat eh, katunayan ako nga rin, hindi ako rin nabigyan. So binibigyan lang nila yung mga distress talaga ng OFW na yung pinababayaan ng kumpanya, yung walang no work no pay, so mga ganun. So dapat matulungan talaga sana. At eh, alam mo naman, kahit na ano, hindi rin natin sila masisisi dahil may kanya-kanya rin tayong ano eh, patakaran, lakaran. Eh dito pa naman, kahit sabihin mo imbahada kapag sinabing lockdown, lockdown. Yun lang, mayroon ka ng papelong na bibigyan ng papakita sa mga police or checkpoint. Yan lang, siyempre. Ang daming, ano pa, daming kwento-kwento. Kasi pa yung diplomatic na may sasakyan, labo din. So sana tulungan natin sila, no? Mga distress OFW, sa mga karamihan naman kasi diyan mga nasa ano eh, industrial area, sa mga laborer, mga ganyan, construction workers, so mga cleaners, ganun, so mga subcons or subcons ng subcons, mga ganun. Ang hirap kasi dito sa atin ngayon, tumarami ng tumarami ang kaso ng ano, nang may virus. Kahit na sabihin mo na masyado kaming safety rito, naka-gloves, walang nag-ibiyahe. Pag sinabi lockdown ito naman, kalsata sarado lahat. Diba? Yun o, sarado, walang sasakyan. Yan ang sinasabi ng pag-lockdown, lockdown. So babalik lang tayo. Baka sa harap pa lang tayo ng hospital kung may signal. Meron naman kami ngayon, high-tech na. So, sa mobile kami nag-swipe out. Swipe in. Ginagamit yung bar. May, ano, tawag nito. Yung square na may code. Tawag yan. Basta. Code. Barcode. Whatever. So, sa harap pa tayo ng excuse po. Kakain lang. So, nasa harap lang tayo ng hospital. Yung hospital. Bibilis ng sasakyan niya. Mayarap mabundol. Kung nabundol ka rito, hindi ka mabubuhay. So, sige po. Maya ulit. So, mag-out lang pa. Babush.